ating mga Discovery 90s. Friday na naman. Yes, it's Friday. Welcome na naman po sa isang gabi na makabuluhang puntahan dito sa Discovery Night. At maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming show. Umpisa na ng weekend. Saan ba ang gimmick natin dyan? Ako, naalala ko nung araw. Mag-comment nga kayo below kung naalala nyo pa yung mga gimmickan natin. Mars, Jalu, Equinox, tapos Zoo, Jira. Yan. Yan ang mga gimmickan nung araw. Iniikutan lahat yan. Tapos magdadala ka ng brum-brum. Saan ka punta? Naalala ko yun. Pero ngayon, maki-vibe naman with me. Ayos ba? Siyempre, but alam mo, may swag. Yan. Para makasabay sa mga bagets at bagets at heart. Bagets at heart. Yan ang mga tito sa titas. Abangan ang cool na kwentuhan kasama ang isang lodi na nagba-viral lagi sa social media. Isa siyang social media star. Maya-maya, makikilala niyo po siya. At up next, pumunta naman tayo sa segment na maraming say sa mga topic na may say-say. Ito ang is commentary. Sa panahon ng social media, powerful ang mga netizens. Kaya naman, with a click of a button, you can make or break a personality or celebrity. O kahit na sinong mga prominent na tao. Dahil dito, mainit na usapin ang cancel culture. Ano ba ang ibig sabihin nito? Madalas itong gamitin sa mga social media platforms tulad ng Twitter at Facebook. Cancel culture ang tawag sa pag-boycott. Na pinasosyal lang pala yun. Mga araw, boycott natin yan. Yan yung naririnig ko nung bata ako. O pag-shame sa mga individual na sa tingin ng marami o ng ilan ay hindi katanggap-tanggap na actions, opinions, or offensive behavior. Tanong, masama ba ang epekto ng cancel culture? Ano sa tingin ninyo? Please try to share your voice or what we call say-say. Words have a powerful impact, lalo na ngayong digital age. Yeah. Your opinion is as good as mine. Tama naman yon. Importante yon. Second, we respect point of views. Mahalaga yon sa bawat isa, sa lalo na sa mga community. Iwasan natin. Bakit po? Bibigyan ko kayo ng mga existing situation. Katulad halimbawa, there was a time in our life, no, tayo bilang Pilipinas, dumaan tayo sa isang okasyon na nag-opinyon ang mga tao. At may mga negosyong nasaktan dahil sa mga cancel-cancel na yan. Dahil lang sa hindi magkatugmang opinyon, paniwala, or idol-idol, o kursunadang mga tao. Isipin natin maigi, no? Yung mga taong naghahanap buhay. Ayun po yung negosyo pa lamang. Iba pa yung pagkatao. So sa akin, basta pag may paniwala ka, panghawakan mo. Dali mo hanggang dulo. If you think naman na it's not bad to listen on something that is good to you and to your community, okay yun. Diba? But huwag tayong sasama sa mga taong hindi naman natin alam ano ang punot dulo o dahilan nila para i-cancel yung isang tao, isang negosyo. Diba? So, I hope we can learn something from the lessons of others and the bad effects of it to somebody. Yeah. Spread love! Okay, so ingat lang po at good luck sa ating lahat. No? Total, mula sa usapang cancel culture sa social media, naku, ito, madalas po ito mabiktima. Especially itong bisita natin, madalas po ito ma-cancel. Ngayon, titingnan natin how it feels, no? To be canceled. But isa po siyang social media personality at influencer.
na madalas mag-viral dahil sa kanyang mga opinion. Pero mas tatak sa kanyang husay sa paghataw. Mukhang mapapalaban ako to dito sa maya-maya. mukhang may binabalak kayo. Ito ay magaling to sa kaldagan. Sabi nga, noong araw, noong 80s, ang tawag na showdown. Napanahon lang yan. ang words talaga, no, nag-iiba. Pero isa rin ang meaning. Okay, mga kababayan, mga Discovery 90s, sa Pilipinas at sa buong mundo, please welcome the Dance Challenge King, DJ Luño. Yeah. Yeah. DJ, welcome. Salamat po. Oy, thank you, ha? Thank you for your time. We're honored. Salamat po dahil naimbitahan niyo po ako dito. Sa... Oh, how are you? Masaya at excited sa mga nangyayari sa buhay. Talaga? That's good, ha? Ngayon, mahirap ang buhay ng tao. Mm-hmm. Pero, katulad mo, no? You're just trying to entertain people. Now, tutal, unahin ko na itong topic na ito. Mm-hmm. Kasi, you are created by platform, which is the social media, mm-hmm. no? Because of that, you were given a chance to show your talent. Mm-hmm. Yung mga cancel-cancel na yan, anong pakiramdam? First time din siyang nangyari sa akin that year. That was like 2020, I think. Noon yung parang binigyan ako ni God ng opportunity na magamit yung platform ko sa social media to inspire people and makapagpasaya dahil pandemic that time. And then there was a slip off ng idea na hindi ko na maayos na na-deliver. And then ano lang po yun eh, parang kumbaga sa atin, kwentuhang ano lang, nasa lamesa lang kami. Oh. Pero that time, kasi naka-live kami, pero hindi ako yung, hindi sa akin yung account. Page na yun. Sa dalawang oras namin na pag-uusap regarding pandemic, sa mass testing, ganyan-ganyan, may kanya-kanya kaming opinion. Opinion. So yun lang din yung pinanghawakan ko na, na sana marespeto ng tao. Ano man yung pananaw ko ng topic that time. Kinabukasan, nagulat na lang ako. Kasi that the 2 hour na conversation na splice siya into 5 minutes. Yun lang ang kinuha. 5 minutes lang, Yorme. Tapos hindi siya biro, Yorme, kasi ako. Huwag ka mag-alala, DJ Luño, hindi ka nag-iisa. Marami tayo niyan. Yun po, parang sabi ko, Yorme, parang nung time na yun akala ko malakas na ako sa paniniwala sa Diyos, lahat-lahat, pagmamahal sa sarili. Kaso nung time na paggising ko, tapos nung nalaman ko na parang wait lang, parang 2 billion na Pilipino yung galit na galit sa sinabi ko ata. So that time, Yorme, nagdilim talaga yung paningin ko. Like, I want to end some, kumbaga yung gusto kong tumalon. That time, nasa China pa ako that time eh. Kumbaga traumatic siya. Pero now, parang ginagamit ko siya na sinishare ko siya kasi hindi siya, kahit nga malakas eh, tinatablan. How much more yung mga mahina pa yung loob, hindi kaya kung anong reaction or response nila sa social media. So, hindi siya biro, Yorme, talagang anong susubukan talaga yung pagkatao mo na paano mo ba i-win back yung 2 million na galit na galit or 3 million, 4 million na nagsasabing dapat ganito, dapat ganyan. Parang sabi ko nga parang andaya kasi nung time na pinapasaya ko sila, okay naman. Pero sana, kung nagkamali ako, sana i-call out nila ako na maayos to correct me kung ano man yung nasabi kong mali. Kasi game naman po ako dun eh. Kumbaga sana hindi dinaan sa mga ganun na bagay na talagang kahit yung hindi naman nakakilala, sasaw-saw na lang na keso ganito, keso ganyan. Which is gets ko naman po yun. Ang ginawa ko na lang is talagang kinonta ko lahat ng mga malalapit sa akin. Nagpa-advise ako sa kanila, sa manager ko, sa family ko. Kasi dun ko na-realize, Yorme, na at the end of it, kung sino talaga yung pinakamalapit lang ng mga tao sa'yo, tunay nagmamahal yun yung importante. Kung anong sasabihin nila. At least you've learned something from it. Yes, yes. Pero I'll share something also. Hindi lahat ng madami, komo madami, ang nagsasabi, yun na yung tama. Totoo. Nag-opinion ako sa isang bagay. Uh-huh. And this is legal. This is part of my career. No? Mm-hmm. Tapos, I was told, no, mali ka. Mali ka. Sabi pa sa akin noon, bobo ka. Artista ka lang. Oh my God. Ako, Diyos ko. Alam mo, DJ, kaya sabi ko sa bungad sa'yo, hindi ka nag-iisa. But I stood my ground on something that I believe. You know, the administrative body who decided on the issue,
Oh, there is a very particular sentence there na sinabi. Sabi doon, no? A majority cannot prevail over what is required by law. Now, imagine mo yun. Especially in a conversation, no? Yes. Oh, alam mo, pag conversation, minsan, parang ano, parang ito, discovery night, you may tell something, I may tell something, but doesn't mean we agree to each other. Totoo. We're just discussing. Mm-hmm. But that's a good lesson. Yung katulad sinabi mo, ano yung tibay? Mm-hmm. Bakit? You're about to cross what? Talagang tatalon ako dun sa bintana, Yurme. Oh my God. Kasi ganun pala talaga magdidilim ang epekto. Magdidilim yung ano mo, yung senses mo, parang mas, ano bang nagawa ko mali? From there, ibang frequency na yung nakadikit sa'yo. So, pero that time talaga, umatras ako dahil may nakita akong ilaw. Yun na yung sign sa akin na, mahal pa ako ng Diyos. Oh, may Diyos naman lagi. Oh, yep. Oh, sabi nga, God first. Yeah. Mm-hmm. Okay. I'm happy you survived such challenges. Kami, ako nung araw, naku, it's almusal tanghalihan ako. Especially, kami pag nag-o-opinion, lalo na, siyempre, if you're into a particular public office, hindi lahat yan mapi-please mo. You cannot please everyone. Yeah. Ang importante lang, when you do something, you create something, kailangan higit na nakararami ang makikinabang. Totoo. Yeah. DJ Luño. Bakit DJ Luño? Anong tunay mong pangalan? Remuel po. Remuel. Remuel Luño. Luño rin? Yes po. Remuel Luño. Bakit DJ? Yung Luño po, binago ko lang yung spelling. Okay. Parang pinakul ko lang. Sabi mo lang parang swag. Nilagyan lang ng swag yung spelling. Yun eh, swag. Nilagyan lang ng swag. Tapos, pero nagdi-DJ po talaga ako yun. Talagang, nang nag-post ako ng dance challenge sa China, nung nasa China pa ako, na-post ko siya sa channel ng DJ Luño na page, which is doon ako nagbabagsak ng mga schedule ko ng pagdi-DJ. Okay. So akala nila yung pangalan ko is DJ Luño kasi doon nila nakita sa page na yun yung mga dance challenges. Pero yun po, nagdi-DJ talaga ako, parang pinag-aralan ko siya last 2016 talagang. Nag-schooling ka? Yes, proper pumasok schooling? Po talaga ako ng, sa may Katipunan. Uh-huh. And up until now, ginagawa ko pa rin siya po. Lagi mong binabanggit na sa China ka. Anong ginagawa mo sa China? Shows? 2018 po, nung nag-champion kami ng grupo ko, Rockwell, sa Croatia, sa Europe. May isang... Anong grupo to? Rockwell po. Mga... Dance group po. Dance group. Yeah. Okay. So, nung nag-champion po kami, parang may nagtiwala po sa akin na big boss from China. Okay. Negosyante. And sabi niya, may bubuksan siya na dance studio. Okay. Kasi nakatulong yun sa kanya nung na-depress siya sa China. So, naghahanap siya ng kung sinong magli-lead sa studio na Pinoy. Okay. So, nung nakita niya kung paano po ako magturo, inabsorb po niya ako, parang binigyan niya ako ng offer at first, parang chief dance instructor. So, ang ginagawa ko po is quality lang. Minimaintain ko yung quality ng mga instructors, pero hindi ako nagtuturo. So, you're teaching the teacher? Yes, ganun po. Tapos, one week lang sa China, balik na naman sa Pilipinas. Uh-huh. So, every month ganun po. And then, by 2019, nag-decide ako na, sabi ko, okay na ang pagiging choreographer, okay na yung pagiging dancer na naabot ko na. So it's time for me to shift kasi may mga kagrupo po din ako na mga tambay po na gusto kong tulungan. Uh-huh. So kaya ako tinanggap yung opportunity sa China para makatulong sa mga kasama ko. Cannot help without resources. Sila. Totoo po. So sabi ko, naghahanap sila ng mga dancer. So pinasok ko yung mga kasama ko kasi na alam ko naman na yung mga ugali nito, kapado ko na. So dun po, yun yung pinaka main reason kung bakit po ako talaga lumipad ng China. Para mas marami akong Pinoy na mapapasok, matulungan ng mga dancers. And then on 2020, bago pa yung pandemic po, ginawa nila akong CEO sa company. Okay. Dahil sa vision na ginagawa ko doon, pinagkatiwala sa amin. And then yun na po, parang that year din po kasi na-bless ako ni God sa as DJ Luño na sumasayaw, naggumagawa ng dance challenge. So, kaya ako na pauwi ng Pilipinas dahil dun sa opportunity na yun. Oh, but ito yung uwi-uwi mo, you go back to Cagayan? No po, dito na po ako sa Manila. But your family, your roots is from Cagayan? Yes po, Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Yes po. So doon ka nag-aral? Opo, hanggang college. Uh-huh. Pero hindi lang natapos, pero hanggang college po nandun. Okay lang yun. High school finish ako nung mapasok sa pamahalaan. But I went back. Mm-hmm. I would suggest na you go back and
finish it. Mas masarap may diploma. Pero okay na yan. Yep. Now, the thing is, so huminto ka sa China. Nag-focus ka na ngayon dito sa career mo sa NASPI. Mm-hmm. Oh, so nagtayo ka ng studio na? Wala po. So, a group lang? Group lang po yung kasama ko. Pero dito sa Pilipinas po, nagpaalam ako sa kanila na kumbaga matagal na akong tumutulong sa tropa. Kumbaga never ko pa talaga tinulungan yung sarili ko na ako lang. Kumbaga harapin ko kung ano yung gusto ko, hindi yung gusto ng grupo. So nagpaalam ako sa kanila, uuwi ako ng Manila kasi gusto kong abutin ko anumang gusto ni Lunyo. As influencer, as social media personality, as an artist. So doon ko siya niyakap po pag-uwi dito. So pagtulong, it shows your character, kaya ba kung bakit until now, ikaw, tinutulungan mo nanay mo? Yes. Kapatid mo? Yes po. Nag-eskwela pa sila? Napag-graduate ko na po yung isa. Wow. Oh. Ilan ba sila? Tatlo lang po kami. Yung isa kasi mas matanda na sa akin. So yung bunso? Bunso, yun na pa. Graduate na. Yung papa mo? Wala na po. Wala na. I heard na dati ayaw niya ng yung ginagawa ko. Yes po. Ano to? Si papa po kasi talaga, ano yan, parang lodi ng sugal talaga yun si papa. Yun yung kinamulatan ko sa kanya. Talaga parang Cara Cruz. Hindi po talagang ano. Yun yung lifestyle ng papa ko. Pero hindi naman siya pabayang ama. Talagang ano siya. Tatay talaga na yun yung, kumbaga doon siya expert. Umaabilidad ha? Oo. Kumbaga lahat manok, sabong. Sabong or bilyar, lahat tinuruan niya ako magbilyar para ano. Nangaharang. Ganun po. Pero si papa dati. Pero pagdating sa mga extracurricular activities sa school, siya yung parang, hindi siya paboro sa mga extracurricular activities. Pero mas paboro siya sa academics. Chine-check niya yung ano ko yung yung grades mo. Yung grades ko po. Uh-huh. So, doon po parang si mama ko naman yung pinaka-ano. Kasi si mama yung pinaka-performer sa amin eh. Uh-huh. Midwife po siya, pero talagang active siya sa sayawan sa barangay, sa mga city, or sa ano nila, organization. So doon ko naman namana sa mama ko. So kahit hindi ako sinusuportahan 100% ng papa ko that time, si mama naman yung kasayaw ko sa school parati. So never kanya napanood? Never po. Talaga? Never po talaga. Like there was one time na parang gusto ko na talaga siyang parang bukas na ako. Kasi nung bata pa ako, Yorme, talagang sarado din ako. Palaban din ako na ayaw mo manood, bahala ka. Parang ganun. Pero nung time na chinallenge yung family namin dahil sa sakit ng papa ko, like 5 years, talagang lugmok talaga kami, Yorme, kasi hindi namin mag-gets kung ano yung nangyari sa papa ko eh. Hindi namin malaman talaga kahit yung mga doktor, ito lang yung sinasabi nila, pero malayo. So, to cut the story short po, parang that time, nag-offer na ako, parang gusto ko nang i-offer na. Magko-concert ako by next week, may concert kami sa school. So, gusto ko siyang kunan ng wheelchair. Okay. Kasi para makapanood siya. Kaso hindi umabot, Yorme. Bakit? That time, parang 5 years na, parang 5th year na niya. Tapos galing ako sa rehearsals. Parang nagulat ako, parang nagmi-meeting yung pamilya ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Tapos pagpasok ko sa kwarto, sabi ng mama ko na baka this week na lang yung papa mo. So yun, parang ihandaan yung mga sarili niyo, something like that. Then kinabukasan niyo, Rome, ganun yung nangyari. Talagang wala na. Masakit sa Yorme, lalo na nung time na yun na kung kailan ako handa, dun pa siya parang hindi umabot. Yung kung kailan ka nakakaluwag, ano? Totoo yun, yung gusto mo iparamdam yung ginhawa naman. Pero hindi ko na maparamdam kasi tapos na. Parang, Pero kinarga ko siya sa concert as inspiration na lupitan pa rin. That's good. Now, doing DJ in the beginning, but you turn out to be a dance king challenge. Paano nagsimula yun? Nauna po talaga yung pagiging dancer po. Dancer. Yung Rockwell Group. Yeah. Ever since college po, natulungan ko din yung family ko dahil scholar ako sa pagsasayaw. And then, nung nakita ko yung Philippine All-Stars way back 2006, sabi ko gusto ko din mag-represent ng bansa. Sabi ko. So, dati pa, Yorme, kahit nung ano pa ako college, talagang ano ako, parang kung saan yung gusto ko, pupuntahan ko yan. So, we had the chance to represent the country in Singapore. And then, nag-third kami doon. Tapos, nung time po na yun, 20,
11, nag-start na rin po talaga akong mag-compete abroad. Mm-hmm. Then, pumasok ako dito. Dancing to, ha? Dancing po to. Oh. Nung sabi nila, pag gusto mong maging successful, palibutan mo yung mga tao mo. Mm-hmm. Yung paligid mo ng mga taong ang angkop dun sa kung saan mo gusto pumunta. At magagaling sa kanilang field of undertaking. Yes, yes po. Ah. So, kaya pumasok po ako sa Rockstars na grupo, which is yung leader namin, si Kenjan Serrano, na leader din ng Philippine All-Stars back then, na in-idol ko talaga. So, doon ako na nahasa professionally na magtatrabaho ka talaga as a dancer, magba-back up ka. And at the same time, paano yung mindset ng mag-compete sa ibang bansa. And then, talagang ang goal ko lang, Yurme, is makasungkit lang ng isang gold. Mm. Tapos goods na ako as a choreographer. Uh-huh. And then from 2011, 2018 ko pa siya nakuha yung gold na yun. But you did. Yes, dahil hindi ko sinukuan yung pangarap na yun. Totoo po yung sinasabi ni DJ. Kung gusto mo matutunan isang bagay, you have to surround yourself with good people in their respective field of undertaking. Mm-hmm. Totoo yun. Kasi lalo na kung hindi mo gamay. Yes. At aarali mo pa lang. You should get the best. Life hack po yun, life hack. So, sa DJ, tapos sa... Sayo-sayo. Ngayon, kumakanta ka na. Yes po. Yun. Multi-talented eh. Paano mo natutunan kumanta? Ito po, parati ko po sinasabi, hindi po talaga ako kumakanta. Ako rin. Hilig ko po yung musika. Ah. Kaya kung ano man yung mga iba ko pang papasukin para mag-grow yung hilig ko sa musika po, gagawin ko po kasi lahat naman po natututunan. So, talagang kung ano lang yung dedication and oras na ibibigay mo sa isang craft, for sure, didikit naman po yun sa'yo. Mm. Kaya, yun, lakas ng loob lang. Pero, ready ka na ba? Baka ma-cancel culture ka dahil DJ ka na. Makapal na yung balat ko yun. Tama yun. You have to pursue your dreams. Mm-hmm. You have to pursue your mga aspirations sa buhay. Importante yun. So, singer. Sample nga, sample. Cheeks number one. Okay lang. Ngayon, gagawin natin yung true or false. Okay. Okay. May babasahin akong mga assumptions ng mga tao tungkol sa'yo. Tapos sasabihin mo lang true or false. Okay. Okay? Ito, toits. What? Ayan. Okay? Sige. Pang-pulse talaga yung mukha nito. Pang-pulse talaga. Okay. True or false? Si DJ Luño ay isang magaling sumayaw. Yakapin natin. Anong tawag yan? Uy, ang pagsasabi ng totoo, hindi pagiging mayabang, ha? Yes, sir. Minsan nga, when you say the truth, you inspire others. Di ba? Okay, sinabi mo true. Anong legacy naman ang gusto mong iwan sa mga followers mo o sa viewers natin as a performer? Kung makikita nila, kung talagang titignan nila yung mga pinagagawa ko ever since, kumbaga, tapang sa buhay, hindi sa kalye. Tapang sa buhay, ibig sabihin, kung ano man yung challenges na binibigay sa akin, na required sa pangarap ko, hinaharap ko siya ng buong puso. As a choreographer, kung kailangan kong umabot ng 8 taon para maabot ko yung goal ko, kukunin ko. Hindi ako panghihinaan ng loob. So yung gusto kong sabihin po nila, kung may gusto kayo, parang ano lang yan, parang sa babae, di ba, Yurme? Kung gusto mo yung isang bagay, ligawan mo ng ligawan, di ba? Mahalin mo, ulanan mo ng sangkatutak na time, sangkatutak na lambing, para mahalin ka din ng gusto mo. That's nice. Okay. Love life bigla. Tingin ko may kinakalawit to ngayon. O may nakalawit na. Graduate na po, Yurme. Okay, true or false? Si DJ Luño ay batang ama. True. Oh, meron ka ng anak? Kaso po, Yurme, yung baby po is namatay na po. Oh, I'm sorry to hear that. So, actually, matagal na po siya. Kumbaga, parang ito po yung mga consequence ng yung bata pa, Yurme, yung mga desisyon na mabilisan, yung hindi pinag-iisipan. Pero it's all good naman po. I'm pretty sure he's in heaven. Yes. Bali, may awa ang Diyos, di ba? Yep. Soon. Pero mahirap maging maging ama, no? Hindi ko po naranasan talaga yung talagang yakap na yakap yung... Kasi naghiwalay po kami nung partner po eh. Pero
if given a chance, talagang this time, alam ko mas handa na po ako. Oh. Yeah, importante sabi, handa, yun po. That's why you cannot buy back time. Mm-hmm. So yan, relate. Nakaka-relate ako yan. Kaya pag may pagkakataon talaga, kung kinakailangan bumawi or what they call bawi, which is hindi mo mababawi, just move on and try to, you know, learn from mistakes and shortcomings. Yes. Diba? Okay, ngayon naman, true or false? Si DJ Luño daw ay mayabang. False. Well, I can see that. So it's not true. It's not true, bro. Oh. Pero minsan na may misinterpret nila yon as yabang, you know? When you're trying to gusto mo maging magaling sa field na yon. Mm-hmm. Is that what you're feeling? Gets ko naman po yun. Talagang ganun na ganun. Kumbaga parang kaya nila ako hini-hate dahil sa isang bagay na hindi nila magawa. Parang ang hirap naman po kasi na maglakad ka sa ano ba kasi ang humble? Dapat ba nakaganito ka, nakayuko ka? Diba parang alam kong mahal ako ng Diyos eh. So why would I do that? I need to represent myself hard kasi dinideserve ko lahat po eh. Pero if naiayabangan po sila, kung yun yung pananaw nila, nirerespeto ko po yun. Pero sana pag nagkaroon tayo ng chance na makapag-usap, sana bigyan natin ng oras para mas makilala natin yung isa't isa. So you can say if mayabang ba ako. Hindi. Okay. Mayabang ako, Yurme, sa pagmamahal. Hindi sa yan ibang bagay. Yeah. Oh, pero meron ako dyan masishare sa'yo. Sige po. Maraming noise sa buhay. Mm-hmm. Ang importante, you inspire your people. Yes. Ikaw, katulad mo, di ba? Sa social media, yung mga followers mo, ma-inspire mo sila and others. Mm-hmm. By doing extraordinary things. Yeah. Yan. Galing dun. Tama ba nakuha yung yung confidence, pagiging swagger? Yung ang sabihin ko lang po, yung swag, ang sa sayo po, ang meaning po doon is parang inner confidence. Kumbaga yun lang yung urban dictionary niya, tawag sa inner confidence, swag. Siguro po, sa experience na tinaha ko sa buhay, yun yung nagpatatag, yun yung siguro kung ano yung nakikita ng tao sa akin. Siguro pag nami-misinterpret nila yung palaban ko na personalidad, it's because hindi ako nagpatalo din sa buhay. Ang dami ko nang pinagdaanan. So nagre-resonate siya siguro sa physical ko na anyo, yung kung anong laban or anong hustle yung ginagawa ko sa buhay. Oh, pero ano yun eh? Part ng training ng sayo eh. Yung kumakanto. Kaya kala mo astig. Tsaka ano po kasi yung depende sa music. Pag maangas yung music, ikaw yung living version ng audio eh. So you need, kailangan mo ipakita kung ano man yung... Yung gustong interpret ng music. Yes, ng rapper or kung sino kumanda. Naalala ko noon si Sai, si Sir Sai. Yeah. Yun ang choreograph ng Universal Motion Dancer. Mm-hmm. Tapos yung... Hindi ako sure kung anong tawag nung dance group nila, Ding Dong Dantes. Abstract? Abstract Dancer. Oh, see? Batang 90s yan. That's entertainment. Okay, let's move on. True or false? Si DJ Luño daw ay babaero. Oh, true or false sa sagot? dati Yorme. Okay. Hindi ko ipagkakaila yan. Kumbaga, may punto ng buhay na ganun. Ano yung babaero sa'yo? Marami kang sinasabihan ng pagmamahal mo. Ah, ganun ba yun? sa isang sabay-sabay. Kumbaga, para sinabi ko sa kanya ganito, tapos mamaya may sasabihan din akong ganun. Siyempre, sa dami ng babies. May ginawa ka rin bang artista? Wala po. Wala po. Ay, ngayon, given a chance, alibaba wala ka pang girlfriend, sino yung pinaka-crush mong... Aray. Crush na lang eh. Crush lang? Si meron nag-pop up sa... Sino? Si Dadario. Dadario? Alessandra Dadario. Oh. Okay, paano ba dumiskarte kapag may napupusuhan si DJ Luño? Yan. Madalit salita. Padadali ko. Paano ka mga lawit? Ano po? Depende po kasi. Dati po to ha. Hindi na ngayon. Dati po pag mga mabilisan lang. Minsan nadadala sa salitaan po. Matalimandila. Nadadala sa ganun. Pero pag mga seryosohan po.
talagang puspusan na oras talaga yan. Parang talaga? Mag-aantay ka. Sumusundo ka rin? Opo. Binibigyan ng oras yun. Atensundo. Para pag mga ano, mga side lang po. Hmm. Mga usap-usap lang. Oh, eh, pick up line lang, mga ganun. Si DJ Luño ba, ano, ghoster or nanggo-ghost? Parang po, meron po. Oh, meron. Dati po. Dati. Talaga? Hmm. Oh, ano ba yung ghosting? Parang siguro po, hindi, lagi ko naririnig dito yan sa show eh. Yung hindi mo na binalikan, Yorme, yung nag-uusap kayo tapos biglang hindi mo na kinakausap. Kinat mo na agad yung... Ano yung pag-uusap? Nagme-message kayo tapos hindi ka na nireplyan for how many weeks or days. Or so, mali mo, namatay siya. O mali. Diba? You'll never know eh. O kaya nagkasakit. Uh-huh. O nawala yung cellphone. Ghost na yun. Kamusta ang lagay ng puso mo ngayon? Iyon na, eh. Interiero dating ko ngayon. Ano, Yorme, alagang-alaga. Wow, so may jowa ka ngayon? Yes po. May girlfriend ka na? Yes po. 3 years na po kami ngayon, Yorme. 3 years. So, kailan nyo inamin? 2021. Ah, so nung kayo na, open na agad? Hindi pa po, parang medyo ano pa din na handahan. Bakit? Pa namin. That time po kasi, Yorme, parang... Gusto ko sana yung ano love life is hiwalay siya sa social media na buhay. Kasi pangihimasukan ng tao po eh. Merong mga ibang tao na tatapon ng masasakit na salita na parang bakit yan yung ginawa mo? Dapat ganito ganyan. Ayokong dumating sa puntong ganun. Kaya dinandahan ko na, kumbaga, ayoko siya yung parang kakaano lang namin ngayon tapos out na. Parang oh, kami na, parang something. So, ba't kailangan nyo ba ng approval ng tao? Hindi, para? Yun na nga po, oh, Yorme. Diba? Kaya ayokong, kaya kung gusto ko mag-out kami, hindi siya yung parang oy guys, kami na. Kumbaga, nag-post lang kami dahil masaya kaming dalawa. So, doon na nagsimula po yung... Yun, magandang lesson din sa viewers natin yun. Hindi nyo kailangan ng approval ng yes. Ano ng iba sa pagjojowa. Yep. Diba? It is a relationship between two persons. Exactly. Okay. So, where do you see yourself 5 years from now? For sure, Yorme, may family na. May anak na. Talaga? Napag-uusap. That's nice, ha? Napag-uusapan po namin kasi... Gusto ko din po na ano eh na ma-guide ko yung bata na malakas pa, kaya pang kaya pa i-guide yung bata masamaan sa kung ano man yung gusto nilang puntahan. So magpapakasal ka na sort of thing. Yes po, mga ganun. For sure in 5 years time nandun na po 'yan. Nako, ayan dito niyo narinig yan ha. Pasasakal na raw siya. Ay, pakakasal na si DJ Luño in the next 5 years. Maganda yan dahil sa you know, sometimes sa fame, money, youth, and looks. Mm-hmm. No? Ano yan? Minsan, nakakabaliw. But if you have, like, yung family, it gives you additional purpose in life. Mm. Yeah. Oh, promise. Yeah. Nung araw, nung binabinata ako, marami akong ginagastos ang iba. Ibang bagay. Buti bagay yung ginagastos. Pero ang pamilya, wala. Tiklop. Disiplina. Mm-hmm. So nagkakaroon ka ng direction. Focus. Mm-hmm. So, ngayon, true or false? Si DJ Luño may bagong single. Yes. Ah, okay. Ano yan? Kumanta ka rito. Yes. Anong title ng single? Chicks po. Chicks. C-H-I-X. Chicks. Parang chicken. Yes, well, but at the same time, chicks parang girls. Yes, po. Anong genre to? Slap house and rap. Okay. Ngayon, ano ang pwede mong masabi sa nagda-doubt sa talent mo? Marami po ako nababasa na ganun yun. Like example, may nagpo-post ako ng poster. Hmm. Tapos sasabihin, anong gagawin nito sa stage? Ganyan-ganyan. So, siyempre kasi hindi pa nila ako nakikita po na mag-perform. So that's my opportunity. To showcase. Or to perform lang po. Ganun po. Pinagdarasal ko yan every time po na performance talagang magiging masaya yung mga tao. So para naman sa hindi naniwala po, goods yun kasi gasolina ko kayo para para pagtibayin pa. Para pagalingin pa yung craft. Kasi yun naman po, hindi naman po yan overnight yung isang bagay. Lalo na pag pinapangarap mo. Marami po ako i-drop this year na sana matanggap nila na, oh, recording artist na pala itong ano. So, hindi naman ako nakikipag-competent sa Yorme. Like, hindi ako yung parang kailangan ako yung number one. No. Ang goal ko lang po is maging kabilang sa playlist nila. Oh, yun lang. Spotify ba ito? Oo, Spotify playlist po. I-add lang nila yung song. Yeah. Kumanta kaya ako? Yorme! And now,
Then Disney. So I think. Huwag po yun. Marami na namatay. Huwag po yun. Sinisira mo eh. Okay. Ngayon, gagawin naman natin. Ha? Total, mahilig ka magturo. Magkakaroon tayo ng Escolab. So yung gagawin natin, ano yung chicks? Chicks. Chicks tayo, chicks. Manchi-chicks tayo. I like that. Yeah. Okay. Sige, okay, tinatay steps. Okay. Okay, direct. Yorme, ganito lang sa Yorme. One, say go up, up and down. Oh. Up and down and up and down. Pero ito, Yorme, parang kang nakahawak sa MRT na ano. Iyon, iyon. Yeah. Tapos ito, parang kunwari nahihiya. Tapos up and down, up and down. And then wave ka dito, Yorme. Parang mas makaimbot pa ako sa baba. Dito po, pag 1 and 2 and 3 and 4 and 5, 6, 7, 8. Tapos ito, Yorme, gaganon ka lang. 1, kabila. Tapos 1, 2, tapos kamay, kamay. Ha? So, 1, dito. 1, 2, 3, 4. Tapos, silip. Silip. Tapos, down and down. Yeah, ganito, ganito siya. Yeah! Okay, from the top. Practice okay. With music. Okay, sige. Try natin. Oh, let's go. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah! Kamay, kamay, and silip, silip, down, and ulit. And down and down. What? That's your, that's that's entertainment. Ola, pwede pa? Pwede pa? Pwede, pwede. Pwede, pwede. Ano tingin niyo, kamabayan? Pasado ba? May bago ako, nangyanga. Tiyari sa akin si Esme mamaya. Yung mahuhulog yung wardrobe mo, tapos sumasayo ka ngayon. Diba? Kayo talaga. Okay! Pero hindi po nagtatapos dyan ang kwentuhan at sayawan. Dahil ngayon, bilang dance challenge king ka, ay hahamunin ka naman namin sa isang challenging games. What they call charade. Okay. Ang title ng charade natin ay Galaw-galaw bago pumanaw. Ang game na ito ay kailangan mahulaan ni DJ Luño yung mga ipahula ko ng mga mystery words okay. Mula sa ating fish bowl. Okay. Tapos sa loob ng isang minuto kailangan makuha natin ang sagot. At ganun din sa iyo. Uhulaan ko na kung sino mananalo, may premyo kami rito. Masarap ang premyo to, Dits. Let's go! Yeah? So, ready ka na game sa ba? Galaw-galaw bago pumanaw. Game, game! Okay, ako muna ang uhula at si DJ Luño ang magpapahula ang category or movie genre. Okay. 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 Shota, girlfriend, jowa, genre, movie, puso, ibigay mo sa akin ng puso, kasal, wedding, ano ba to? English, wedding. Love story. Ano ba genre ng love story? Sex with love. Kasi minyo mga niya din eh. Parang may gagawin eh. Kasi ito pa three times. Ano? Romance. Romance! Kaya may ganun, your movie. Oo. So, malapit na ako. Love story na may ano eh. Tirahan eh. Romance eh. At ngayon, ako naman ang magpapahula. Tingnan natin kung kaya natin i-acting ito. Ang category ay dance hits. Okay. Okay? Sige. Okay? Okay? Ready? Game. Timer starts now. Ano yan?
Di ba? Oo. Oh. Hula mo. Basta ano siya. Ano yan ba? Uy! Ay, di. K-pop? K-pop? Nobody but you? Kikai. Ay! Okay, ala. Yun pala yun. Kala ko K-pop. Kala ko K-pop. Kaya ginaganyan ko, di ba? Di ba yung mga kikai gano'n? Parang Betty Boop. Yun pala yun. 1950s pala yung na-describe ko eh. Kisa kikai eh. Kikai. So, zero. Last two. Okay. Last two. Ang hirap ay, ito. May hirap pala talaga siya, Raid, ha? Game? Movie to? Movie. Action! Ang bilis naman nun. Action! Ang bilis naman. Okay. 1-0 na ako. Ito naman. Ako naman. Ano rin? Dance. Ano rin to? Ay, madali to. It's... Sisiw na sisiw. Madali ito. Teka lang. 48 na ako eh. Oh, no. Okay? Oh, ready? Set? Go. 8-8? 8-8? 8-8! 1-1! Tayo! Mago! 8-8! 1-1! 8. Ang sakit sa likod ah. Okay. Game. Okay. Drama. Ang bilis. Oh, mas magaling siya umacting sa akin. Okay. So, 2 na ako. 2-1. 2-1. Okay. Ko. Oy! Alaga! Alaga! Okay. Ay! Ano? Ano? Ah, jumbo at dog. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Oo! Kaya mo ba? Pwede! Tiebreaker! Okay. Ako. Tabla! Okay. Sige. Mo ba to? Horror. Fantasy. Horror, fantasy. Thriller. Thriller! Thriller! No, di ba? Michael Jackson, Okay. One more. So, pag hindi niya nasagot to, panalo na ako. Ha? Huh? Paano siyo to? May kilala akong ganito. Okay. Una. Okay. Uy, San Goku yan. Yeah. Tatawa ka. Alam mo na sa isip ko, no? Legs. Bulaklak. Ah, galing mo! May ganun sa gilid. Pero iba yung nasa isip niya. Okay, so tie pa rin. It's a tie. Tie na. Okay. Natawa ako dun sa huli. Kuha niya kagad eh. Dahil sa meron kang bagong album, ang title ay Chicks. Ang magalan ko, Chicks. Yan eh. Salamat po sa Chicks. Sana ako nanalo. Okay, sure, thank you very much. DJ, thank you. We're happy. Gino Gika. And I wish you all the best and more success. Thank you po. In your field of undertaking, especially itong bagong single career na papasong, singing career. Sige, meron ko ba ipa-plug? Plug mo na sa kanila. Yes po. Gusto ko lang pong yayain yung mga fans at lahat ng mga audience ni Yorme na sana mapakinggan niyo po yung bagong single kasama si Fresh Breed, yung Chicks po. Out na siya sa Spotify and sa lahat ng music platforms, and meron din po siyang visualizer sa YouTube, and abangan nyo po yung mga DJ gigs ko po, performance gigs, nakapost po yan sa Facebook page ko po, DJ Lunio, and follow nyo na rin po ako sa lahat ng social media accounts ko po. Yun lang, and stay tuned, Between, may da-drop din ako this month, Between, na kanta naman, yun yung title, so sana i-pre-save din na siya sa Spotify.
Yun, no? Spotify. Dear May, shoutout ko lang po yung ano, yung mama ko, Ani Luño, manager ko, si Heidi Belen and Boss Louie Lizardo para sa DJ ko na. Hi, Tita Ani. Yes. How are you? Galing ng kikiligin anak mo. Kikiligin yun, Dear May. Mag-iingat ka, ha? O ngayon, total ito, may jowa pa lang, Tita Ani. Ha? Ngayon, para meron yung regalo sa'yo, si DJ, ang iyong minamahal anak. Meron kami para sa'yo. Sa kanya mo nalang bigay ito. Yes. Oh. Ayan. Hindi ka ulit ang ulam. Thank Ayan, you 7-day meeting ulam. Wow. At mga iba pang products ng Amigo Sigurado ng La Pilipina. Ayan, may adobo, caldereta, menudo. Paborito ni mama to. Ayan, pagpagod ka, galing sa trabaho, pak, luto mo kagad. Sure instant. Ball. Sure ball. Di ba? Thank so, you po. So, para sa iyo, Mami Ani. Ha? Yeah. At sa ating mga nanonood, no? Nako, meron kaming konting porbecho para sa inyo. Scan yung QR code na sa inyong screen. Ayan po, sa La Pilipina Store ng Lazada at Shopee. Ayan. Meron kayong discount. Gamitin nyo po ang code na PILYORME sa upon checkout ninyo para magkaroon kayo ng discount. Courtesy ng Amigo Sigurado at ng lahat ng La Pilipina products, no? So muli, maraming salamat, DJ. Thank you, Yorme. At sana marami ka pang matulungan, yeah, at maging successful ka pa. At sa ating mga members ng ating channel at sa ating mga loyal followers, Isconians, diehard supporters at Discovery 90, sana ay nakapag-enjoy kayo ngayong gabi. At marami tayong napulot na aral, no, sa buhay o inspirasyon. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa lahat na nakikita o nababasa natin sa online. I think that is one of the lesson learned for tonight, no? Sa mga social media personalities naman, o kayo naman, maging responsable din sa ating mga pinupost, no? If you wanted to really inspire others or yung maturuan natin, matulungan natin ng iba, gamitin natin itong mga platforms na ito na baka makapagpabago ng buhay ng iba. We are more than what we post online. Sabi nga nila, there is more than meets the eye. So muli, if you enjoy our show, please subscribe to our YouTube channel, mga Rema, mga Repa. Sa ating mga Discovery 90s, please share and repost our show. With that, para nyo na rin kami natulungan. So muli, see you again next Friday. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, saan man kayo parte ng mundo nanonood niya. At nais ko na rin special na batiin yung mga Team Replay. Maraming salamat sa inyo. Thank you! Discovery Night.